Hello guys, this is Iya and welcome back again to my YouTube channel. So hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung ano yung pwede kong itawag sa inyo. For today's video, I am not wearing any makeup right now. Na-concealer lang ako dito sa may mata pero hindi ko tinakpan tong pimple marks ko. Dahil nakita niyo naman sa ating thumbnail and sa ating YouTube title, sasabihin ko sa inyo yung experiences ko sa MaxiPeel nung bumalik ako sa paggamit sa kanya. And if you have any questions, mga frequently asked questions, meron akong ginawang video dati. Ililink ko na lang dito sa taas and link in the description box below kung gusto niyo makita yung mga frequently asked questions like nagbabalat po ba or namumula po ba, i-visit niyo lang yung video ko na yon. First, yung question na bakit ako bumalik sa MaxiPeel. So, if you are not aware, nag-review ako ng mga previous skincare set. Meron daw rejuvenating set and meron maintenance set. So, yung isa doon is hindi ako naging hiyang and nagkaroon ako ng breakouts. So, that's the reason why bumalik ako sa MaxiPeel. And MaxiPeel is the first product that I used since nung high school ako. Kasi nung high school ako, nagkaroon ako ng breakouts din due to puberty, syempre. And nung nag-college ako, MaxiPeel din yung gamit ko. And nung nag-try lang ako ng ibang product for reviews, yun, naging okay naman. Pero, as I've mentioned, is meron ako doon na-encounter na hindi naging hiyang sa akin. So, nagkaroon ng breakouts yung skin ko. Nagkaroon ako ng major acne problems. Talagang sobrang daming sigaw at nagsilabasan. Unfortunately, kailangan kong huminto sa pag-review ng mga skincare kasi I do have sensitive skin. And okay sana kung hindi ganun ka-sensitive yung skin ko, no? Magre-review ako ng mga different product, oily pa combination. So, talagang delikado sa akin, sa part ko, sa skin ko na mag-try ng iba't ibang products. So, kailangan mag-stick lang ako sa isang product. And so, I decided na balik na lang ulit ako sa MaxiPeel na ginagamit ko. And by the way, this video is not sponsored. Hindi po ito sponsored na MaxiPeel. And all, lahat ng sinasabi ko is from my experiences lang. Kung nagbabala kayo bumili ng MaxiPeel Exfoliant Solution, meron dito sa Watsons or any drugstores in partner with Dr. S. Wong. So, yung Dr. S. Wong is gagawan ko ng another video para i-share din sa inyo experiences ko using that soap and super love ko yung soap na yun. Kukwento ko na sa inyo kung ano nga ba yung experiences ko when it comes sa pagbabalik ko sa MaxiPeel. So, ipapakita ko sa inyo dyan sa mga video ko. Yan yung mga first time na gumagamit ako ng MaxiPeel. Yan yung video ko na sobrang dami kong tigyawa talaga. So, nagkaroon talaga ako ng major breakouts. And of course, nadagdagan pa yan nung malik ako ng MaxiPeel. Syempre, nag-purging pa ako. So, kung makikita niyo sa video na to, parang kayo yung mga karamdam ng hapde dun sa mukha dahil parang nagsusugat na yung mukha ko. So, sobrang dami ng tigyawat and sobrang nag-purging na siya nang bumalik ako ng MaxiPeel. So yes, nakaranas pa rin ako ng purging, nakaranas pa rin ako ng pagbabalat, pero hindi na as in ganun katagal kasi kilala na ng balat ko yung MaxiPeel and parang talagang ito yung gusto ng balat ko, yung product na to. Parang nung bumalik ako sa product na to, hindi na naging ganun kahirap yung pagpaprocess na mawala yung pimples ko. So, naging mabilis na siya compared dun sa last na paggamit ko ng MaxiPeel. First night ko ng pag-apply ko ng MaxiPeel sa mukha ko is wala akong naramdamang hapde or any stinging sensation. Basta ano lang siya, normal lang siya na pag-apply. Ngayon, paano ba ako nag-a-apply? So, nag-a-apply po ako ng dab-dab lang. Hindi ko siya pwedeng i-swipe up. Even though recommended din siya na i-swipe up siya. Kasi sabi dito is gently swipe in an upward motion. Dinadab-dab ko lang yung paglalagay ko ng MaxiPeel, no? Tapos, the second night, doon ako naka-experience ng stinging sensation na sobrang hapde sa balat na as in. Kung makikita niya dyan sa video na yan, makikita niya dyan na sobrang dami kong pimples, especially dito sa part na to. And ngayon, nakikita niyo pa rin naman siya yan. Dyan, sobrang, tas parang siyang mga nagsusugat-sugat, ganun. So, sa part ko, sobrang hapde nung second night. Lalo na nung third night, fourth night, ganyan, sobrang hapde na as in, hindi mo kinakaya yung hapde na parang kang naglagay ng alcohol sa sugat dahil sa sobrang sakit and sobrang hapde niya. But after that is,
di naman siya ganun katagal na sumakit or nagkaroon ng hap death. Mas okay na sa akin yun, mas nafe-feel ko na effective yung ginagamit kong solution sa mukha ko para matanggal yung pimples ko. Sa first week na yun, nakaka-experience ako ng pagbabalat dito, ganyan. Dito nagbabalat sa mismong mga pimples, nagbabalat siya, nagbabalat. And hindi na siya ganun ka-super OA compared dun sa last na gamit ko ng MaxiPeel. Kasi talaga, feeling ko, kilala na ng balat ko yung MaxiPeel and sobrang kaya ngayon, ganun na lang siya mag-react. So, kung ngayon kayo, first time yung gagamit ng MaxiPeel and dito kayo magbe-base sa experience ko, I do not guarantee you na ganito rin yung ma-experience nyo. Siguro, mas ma-experience nyo is yung longer periods ng pagbabalat, ng pagpurging, ganun. Naglalagay ba ako ng moisturizer, sunblock? Hindi pa ako naglalagay. Pagdadami kong nilalagay sa mukha ko, parang hindi ko maiiwasan na magkaroon ng pimples. The less the product that I use, the more secured ako na hindi ako ganun magkakaroon ng pimples. First week, na-experience ko na mawala agad yung pimples ko. Dito lang sa may bandang neck area ko. Yan, jaw area pala, dyan. So, natuyo agad siya. 3 days pa lang natuyo agad siya. Pero yung pagpupurging ko is dito, which is normal na nangyayari sa akin. Normal dito, dyan, tapos sa forehead yon. Inasahan ko na yun and talagang nagsitubuan sila. Ang mga tumubong types ng pimple sa akin is whiteheads, blackheads konti, tapos yung may mga nana-nana. And parang yung mga whiteheads na hindi siya pimples, pero yung lumalabas siya dun sa pores mo, tapos parang antigas niya, ganun. Na kapag kinutkot mo, is parang magkakaroon ng butas yung pinaka-skin mo. Road ng second week na, yung pain ng paggamit ko, medyo tolerable na siya. So, nasanay na ako dun sa pain. On the third week, dun na nagsislower down yung process. Hindi na masyadong nagbabalat yung mukha ko. Wala nang masyadong tumutubong pimples. Although meron may mga maliliit pang tumutubo, like now. And ngayon, 1 month na yung nakalipas. Super happy na ako kasi wala na yung pimples. Na-clear na yung skin ko from pimples and acne problems. And I am so happy. And today, kung ano yung nakikita nyo, is marks na lang yan. Sobrang... Okay, kung makikita nyo, sobrang dami kong marks kasi sobrang dami tumubong pimple sa akin. Ngayon, hindi na ako gagamit ng ibang product, ibang rejuvenating set or maintenance set. Ayoko nang matulad or bumalik yung mga pimples ko. Sa mga previous videos ko nakikita nyo, kaya na niyang makover up ng mga concealer, ng mga foundation. Yun, 2 months is dapat dire-diretso. Then, kung within 2 months is takuha nyo na yung gusto nyong ma-achieve, like mawala lahat ng pimples nyo or acne problems nyo. Pagdating ng 3rd month, you can still use MaxiPeel solution. Pero siguro mga every 3 days na lang, ganun, hindi na always. Para at least nagkakaroon man lang ng exfoliation yung ating skin and nare-renew yung ating skin. If you want to know more about MaxiPeel, if you do have any questions regarding MaxiPeel, just visit my link here at the top and of course down below. And advice ko lang sa mga may severe acne problems dyan, try products that are suitable for you if you do not have budget to go to dermatologist. Pero kung meron naman kayong budget to go to dermatologist, I really recommend you to go to derma pa kasi sila yung mas nakakaalam kung ano yung skin or anong klaseng treatment yung may ibibigay sa inyo. So, ayun lang. Abangan nyo pala yung video ko naman about dun sa Dr. S. Wong kasi mag-partner sila. MaxiPeel and Dr. S. Wong yung ginagamit ko. Silang dalawa lang. Yun, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Sana nag-enjoy kayo and of course, follow me on my social media accounts. Take care always. Always pray and keep safe lang. And sana meron kayo natutunan sa video ko. Hope to see you on my next video, guys. See ya! The last, let my day I feel the worst, no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like